Ayan mga kabrad, ay isang magandang araw muli. Panibagong vlog tayo, panibagong sasakyan. Gagawin natin ay Mitsubishi Lancer. Pitchapay. Pitchapay po siya, no? Pitchapay. Nalagay tika na pag in-start. Titistingin ko muna. Ito'y ano lang, two-door. Yan. Pang mayaman. Papakinggan natin kung ano ang tunog. Ayan, nalagitik lang. Okay. Nalagitik lang siya mga kabrad. Tek, tek, tek. Okay, ating babaklas ng starter. Ayun mga kabrad, pagka tayo ay nagbabaklas ng starter, magkakalas din tayo ng isang linya ng baterya. Yan. For safety. Ito ay medyo masikip. Ayun, nasa loob ang starter. Kailangan natin magbaklas ng hose. Yan. Para maluwag. Init sobra. Medyo masikip to mga kabrad. Masalimuot itong baklasin. Sa kaunang-una medyo napakainit pa ng makina. Ito ay tinatanggal para tayo makabuwido rito. Ito ang starter nito sa ilalim. Okay. Isang turno nyo lang. Mag-tsaga ako. Tapos ito ng ayos. Yan, kalas na. Napakainit pa. Pasok-pasok na oh. Pero pinilit pa rin matanggal kahit pasok-pasok. Ayaw mga kabrad, bubuksan natin kung bakit ito yung lumalagitik lang. Ito nga palang starter ay Mitsubishi. Mitsubishi Lancer Pitchapay. Nalagutok siya lang siya pag ini-start. Malimit yung lagutok kaysa diretso ang andar. Ito na, nabuksan na natin. Mga kabrad, mahaba naman ang carbon. Ayan. Ibig sabihin, kaya nalagitik lang, solenoid ang dahilan. Yung mga kabrad, pag nalagitik lang ang isang starter, kalimitang diferensya doon ay solenoid. Ito, solenoid ang diferensya dito. Anong gagawin natin dito, boss? Paano bang maganda? Bibili ka na ng bago o i-repair na lang natin? Repair na lang. Ito, repair din yun. Ang bago naman ito yung mayigit 1,000 lang. Repair muna ko lang. Bibili akong bago. Para magamit ko muna. Kaya ko BT. Okay ba? Mamaya. Pero pag ni-repair naman yun ay tatagal na.
na po ang starter ng Mitsubishi Lancer. Ayan mga brad, ito yung ina-assemble ko na at ito yung walang diferensya. Ang pinakamain na problema ay ito. Ito ang kalimitang nagiging diferensya kung bakit nalagitik lang ang isang starter. Ayang solenoid, ang kalimitang nagiging diferensya. Sa katagalan kasi, medyo nauukit yung platino niyan. Kaya yan ay nalagitik na lang. Yan po ay re-referin ko. Pag ni-repair naman po yun, inatagal naman ang matagal. Okay, okay na ito. Ganto lang po nagtitesting yan. Yan. Oh, natakbo eh. Okay, bali ito ang naging diferensya. Sa mga may sasakyan na pag nalagitik lang ang starter, ang iba ay nabili na ng baterya, di ba? Sa aking karanasan, sa tagal na panahon, solenoid po ang kalinitan, nagiging diferensya. Kaya ito ay aking re-referin muna. Okay, sasalan ko muna sa aking OR. Ibig sabihin OR. Okay, yun mga kabrad, atin ang nabuksan. Sa pagbubukas ng solenoid at syaga lang, ito po ay disposable. Ang iba hindi na nagbubukas nito, pero ako ay binubuksan ko yan.
medyo taghirap ngayon kaya bubuksan natin yan. Ganto lang po yan, nagbubukas dito. Simpleng ano lang to, simpleng gawain lang. Tsaga lang, pag nagbubukas ng solenoid, kailangan matyaga ka. Dahan-dahan lang para hindi nasusugatan ng kamay. Okay, sinusungkit lang yan dyan, ayan. Ayan po, kung inyong nakikita ang loob, wala po sa pagka-start yan, ganyang klaseng itsura ng solenoid. Ayan o. Ayan po ang klase ng solenoid. Ayan po ang dahilan kung bakit nalagitik lang ang isang solenoid. Ayan. Wala na talaga yan. Oh, halos wala nang kontak. Wala ka nang makita ang bakas. Ito yung nakakachimpo pa rin namang umistart. Kaya lang eh, malimit. Malimit ang lagitik. Okay. Ayan po ay babalik na rin na lang natin yan. Kasi ukit na ito. Ayan. Yung kabila naman ang pagaganahin natin. Ayan, oh. Ayan ang itsura niya. Okay, talagyan natin yan. Okay. Ayan, kitang-kito naman. Okay, ayan na po ang ayan ang itsura ng solenoid na ating ni-repair. Okay, atin ang ibabalik.
Kapag i-refer po nito, may makikita kayong dalawang wire. Ayan. Ito po, itong isang wire na ito, dalawang piraso yung wire na nakataas. Ito naman ay single, naka-ground lang isa. Yung double wire na yan, siya pong tatakbo rito sa StarTech. Ayan. Ganyan po yan. Ayan. Ayan, go-close na natin. Ganyan lang kasimple, mag-repair ng solenoid. Bago natin sara lahat, atin muna ang titisingin. Sisiguraduhin natin kung kumuntak yung platino. Ayan. Ganyan lang po yan. Lalagay natin to sa positive. Tapos yung isa naman ay sa ground. Ayan, pipisilin natin yung ano, piston. Ayan. Ibig sabihin, nailaw, okay na. Ayan, kumukontak ang platino. Ayan, pwede natin isara yan. Ayan. Nakita na natin, nakontak na. Pwede natin isara ng tuluyan yan. Ito ay disposable. Ang iba pong electrician ay hindi nagre-repair nito. Ay ako po ay nire-repair ko ito. Para balik sa dati yung platino niya. At pumantay. Yan po, parang hindi binuksan. Okay, pwede natin ihinang kasi natesting na natin na okay na. Okay, akin ang simbulin. May spring yan dito sa loob. Yan. Saka tinalagay itong piston. Okay. Sa pag-assemble naman ito, itong socket na ito ay lagi na dyan sa harap na yan. Yan. Kailangan titistingin. Agad talong po nagtitisting yan. Pagpapasipain, yung dalawang yan. Pagpapaikutin dito. Pagpapasipain, ito na siya. Okay, bingo na boss.
barangay, ibabalik ko na uli. Mahirap yung pagkabit ulit. Hindi naman, naikabit ko nga, naikalas ko nga kanina ng nahirapan ako. Di, pagbalik kanina, nahirapan din ako. Okay. Pwede lang titistingin, boss. Testing. Ayaw, mga kabrad. Reklano na yan. Titistingin na. Okay na. Napakabilis, ha. Ulit. Sige. Kusina. Ay, kusina. Sige, panay. Ayaw, mga kabrad. Hindi na nalagitik. Tuloy-tuloy na yung kanyang andar. Sige, start. Wala na pala. Ayaw, mga kabrad, ito'y tapos na. Mga kabrad, bakit nga ba nalagitik ang isang starter pag ini-start? Sununod ang mga nagiging diferensya. Latino lang yan, mga kabrad. Okay, tapos na ito. Thanks for watching.